Yun. Wow. Kain nga mga kabuti. Proven and tested na makikita nyo. Walang mantika yan kanina talaga. Talagang solid lang siya. Ayan. So what's up mga kamotion, welcome back to my channel, no? So ayun na nga mga kamotion, no? Kahapon nga pala nagpunta tayo ng SM Hypermarket dito sa malapit sa amin, no? Kasi may binili tayong frying pan, no? So unbox natin siya, no? Check out natin ngayon. Alam, wala kasing panghawakan yung ano ko ngayon, walang stand yung ano ko. What? Pero sige, okay lang yan. Kahit isang kamay lang, pakita na. Paano masabi? Ayan o. Ayan. So ito na nga pala mga kamos yung binili natin ano no? Frying pan. Ayan. Ayan. So mga kamos yun no? Bumili rin tayo na itang takip. Ayan. Saka isang frying pan na 28 cm. So ayan. So mga kamos yun dapat ay 26 cm lang siya. Kaso nga lang eh, wala nang 26 cm, so 28 cm lang binili ko. So may free siyang nylon. Yes. So ang sabi dito is, ito daw ay pwede sa electric, gas, saka sa induction, ano. So tatlong, ano siya, tatlong pwede mo siyang magamit sa kahit saang bagay. So pinakamaganda dyan is, ceramic din siya at saka ano pa tawag dito. Saka mabilis siyang hugasan na hindi mo siya kailangan kuskusin ng kahit anong mga rough metals na ano. No? Mga pang kahit na matatalim. Hindi mo siya kailangan gamitan ng ganun. So madali lang siyang hugasan. So may libre siyang nylon. So salamat. So mga kamotion, no? Ang price niya nung mabili ko siya is 679 pesos lang siya. Pero dati siyang, magkano ba ito? Magkano ba siya dati is 1,000. Bali 999, 75, no? So yung takip nga pala niya mga kamos, yung magkahiwalay pa siya. So ang sabi dito is glass lid daw siya, ayan. So glass lid, ayan. So tinakip ko siya kasi magpiprito tayo ng liyempo dito. Ito ang ating luto ng liyempo kasi gawa nang luluto natin liyempo kapag maliit lang eh hindi siya pakasya dyan ano. Siyempre as usual. So bumili tayo ng takip para pagka ano eh, may takip siya pagka hindi na natin siya gagamitin pagka may laman siya ano. So yung takip din niya is nabili ko siya ng 330 bali 329.75 no. So ayan, 28 cm din siya, glass lid siya. So ayan. Ayan yung mga ano niya. Kanyang mga helpful tips kung paano siya gagamitin. Okay. So nabili ko siya sa SM Hypermarket. Naka-discount tayo ng ganyan. So ano niya is Metro Primera Series 28 cm non-stick fry pan. So maganda, matesting natin siya. So ayan siya, induction compatible. So tatlong ano siya na pwede mong paggamitan ng iba't ibang mga lutuan. Kasalanan mo kung pala. Ayan yung kanyang features, high quality, 2-layer non-stick coated aluminum body, bakelite, riveted handles, suitable for the induction, electric and gas stove. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Pwede ceramic na rin dyan, yung halogen burners. So naka-coating din siya ng magandang klaseng ano ceramic. Ayan. Ayan yung pagkaka-design sa kanya. 2 layers of marble non-stick coating. So ayan ano, alloy ang aluminum din siya. So check nga Lodi kung alloy ba talaga. Tumutulog yung plastic. Ginagawa mo. Ah, alloy nga Lodi. Oh, alloy nga Lodi. So maganda, matesting na natin ito mga kamosin. No? So hindi pa ako nakapag-try talaga nung kaya pala yung iba. May mga plastic silang ganyan. Ano?
So, kasi mga try ito minsan, ano, kapag ka nagluto tayo, try natin yung vlog. So, kasi kaya rin tayo bumili ng ganito. Lagi ko kasing dinadala rito yung kawali ng mama ko, yung malaki. Siguro mga 32 cm ba yun? O 35, ganyan, 36. Not sure sa cm niya, no? Pero, kakapagod ko siya, dala ako ng dala. Hindi, wow. So, at samantala, bumili ako ng ganito kasi magagamit naman namin to. So, ayan. Tinanggal ko muna yung kanyang papel. So, finish na siya. So, ayan siya. Metro Primera Series. Okay? So, sana magandang klase ka pag dilutuan ka at manipis. Ay! Nagbablog ako. 5 minutes later. So, ayun na nga mga kumosyo. No? Ito na yung ating piniling non-stick fry pan dun sa hotel. Testing natin siya ngayon kung didikit pa talaga siya o hindi, no? Sa itlog pa lang, pero may konting matiga na kasi nagluto na ako ng maling. Pero sige, testing na natin, ano? Didikit lang. So, ayun na nga mga kamoshi, no? Nagkuha tayo ng molder para sa itlog. Nag-testing ako kung kasi ano natin to, testing natin tong molder na to para, pero alam ko naman na hindi na siya didikit kasi nasubukan ko na siya eh. Pero nag-try lang ako na may molder para maganda siyang tignan, ano. Let's go, mamaya papakita. So, yun mga kamoshi, inaalog ko na. So, maganda naman ang pagkakaluto niya. Medyo tinoset lang yung ano. Kabaliktad na siya, ano. Naka-toasted kasi siya, kaya ganyan ang itsura. Pero, okay naman. So far, so good. Okay siya, goods. Na nga mga kamoshi, no, makikita mo natin na wala siyang matika ngayon. So, ganito yung tiyo siya. So, subukan natin maglagay ng itlog na wala talagang mantika para makita natin at may pakita ko rin sa inyo kung talagang proven and tested siya na hindi siya kailangan lagay ng mantika, no. So, let's go! So, ayun mga kamoshi, no, naglagay na tayo ng itlog para mapakita sa inyo kung gaano kalupit ang ating nabiling non-stick fry pan galing sa Primera Classic. Yeah. So, mayang konti aloy natin siya, no. Ayan. Nasa medium siya na apoy. So, para mabilis, wait lang natin siya, no. So, pwede ko na siguro siyang halugin. Ay, hindi pa. Wait lang. Mahalog pa yung sabaw. Ay, yung pinakaputi niya. So, ito siguro pwede ko nang halugin kasi nakita ko naman. Ayun! Wow! Okay nga mga kaputi. Proven and tested na makikita niyo. Walang mantika yan kanina talaga. Talagang solid lang siya. Ayan. Kita niyo naman. No need oil. Yes, yan ang hinahanap nating pan. Yan ang hinahanap nating frying pan na hindi ka kailangan maglagay ng mantika. So, papatayin na natin siya, no? Para hindi kahit sa gas. So, ayan, ay pakita na natin sa inyo. Ayan, solid. 1, 2, 3. Kita nyo naman, napaka-solid. Yun. So, kumuha tayo ng shansi na nylon. Ito yung free natin, ano, galing sa Primera Classic. So, tingnan mo mga kamosyo yung texture niya. Para siyang plastic na laruan. Puting-puti talaga. So, bubukan natin yung balik. Ayun, no? Para siyang plastic. Tingnan natin. Puting-puti talaga, no? Hindi mo siya kailangan lagyan ng mantika. Kasi yung dilaw, ayun o, yung dilaw. Tingnan nyo naman kung paano siguro maluto yung dilaw. Ayan o, solid. So, what's up mga kamoshin? Welcome back to my channel. So, ayun na nga mga kamoshin o. Ako, napakaganda mga kamoshin ang ating frying pan na nabili, no.
Tatagal kong naghahanap ng ganyan ano, at budget meal pa ang nakuha natin. So maraming salamat SM Hypermarket na nakabili tayo ng ganyang item na pwede natin siguro may recommend sa iba na pwede rin nila siguro magamit ano, kasi na-testing natin at napakaganda ng quality. At saka budget meal lang no, kung tutusin, napakamura na siya no. Nabili ko siya ng sale, so kung tutusin dapat 1,000 siya no. Nabili ko siya ng magkano ba to? 699 o 700 yata, ganun. O basta nasa ganun ng price, nasa 630, ganun eh, hindi ko matandaan siya to. Pero para sa akin na magandang quality niya, so dapat yung isa sana yung bibili natin, yung brand ng Greblon, no? Kaso mura din siya, pero may nagsabi sa akin na mas magandang klase daw yung Primera Classic, no? So ayun na mga kamoshi, no? Dapat naghahanap ako ng 26cm, so napunta tayo ngayon sa 28cm na sinabi ni Kuya doon na nag-assist sa akin. So kaya pinalitan natin ng 28cm. Pero ano, nung naghahanap tayo ng frying pan, pero pagka nga pala, pagka bibili kayo ng ganyan, hindi kasama yung takip. So ilabas pa yung takip, no? So nasa sa inyo naman kung bibili kayo ng may takip o wala, pero it's up to you, no? So ayun. So kung frying pan lang talaga ang gusto nyo, pwede naman. So kita, ganun na naman yan. Kung anong tip nyo, so bahala kayo. Pero may libre na siyang chance, yan ang pinakamaganda. So maraming salamat sana tayo dyan, no? So ayun na nga mga kamotion, napakainit dito sa ating location. So ayun na, nakita nyo naman siguro ang ating pagkakatesting ng ating itlog, no? Pinakamaganda doon, less oil. Walang mantika talaga, walang mantika. As in, wala. Una kasi, nang pinakita ko sa inyo, may mantika yun. Pero, mas maganda talaga yung mas makikita nyo na wala akong nilagay ng mantika. Kita nyo naman, no? Sinulat-ulat ko pang ganun, pero talaga wala. So, ayun na nga mga kamoshi, sobrang init ah. Pawis na pawis na ako. So, ayun na nga mga kamoshi, no? Taposin ko na itong vlog ko na ito. Ayun na nga mga kamoshi, no? Kung nagustuhan nyo man itong content natin ngayon, subscribe naman kayo dito sa channel natin, Moshi Mike Channel. Asa na ba? Teka lang. Wala pa yata. Ayun na, tapos na. Ayan na. So mga kamoshi, subscribe naman kayo dito sa channel natin. Ayan. So, kung saan ko nabili ito, lalagay ko nalang sa comment section. So ayun na mga kamoshi, no? Napakain kasi dito sa lugar natin, sa Pilipinas. So pinatay ko kasi itong fan. At mas malakas kasi ang tunog nito kaysa dito sa boses ko, no? So, init. So ayun na mga kamoshi, no? Tapos dito na itong vlog ko na ito, no? So ayun, natapos ko na itong content natin ngayon. Ako talaga napakainit. So ayun na mga kamoshi, no? In 3, 2, 1, let's go!